Isang makakaligasang araw po sa ating mga listener at welcome pong muli sa panibagong episode ng CLN by Heartland Podcast. Isang programa hatid po sa inyo ng Environmental Management Bureau, Region 3. Ako po si Erlinda Eugenio at ako po ang inyong host para sa episode na ito. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan tungkol sa mandatong pangkapaligiran ng Environmental Management Bureau, ngayon po ay pag-uusapan natin ang batas na naglalayo ng kalinisan ng ating hangin, ang Republic Act No. 8749 o kilala rin sa tawag na Philippine Clean Air Act of 1999. Halina't pakinggan po natin si Ms. Kaylee Nicdao ng Clearance and Permitting Division na ahensyang ito upang magbahagi sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa nasabing batas. Magandang araw po sa ating tagapakinig ng podcast na ito. Ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa air pollution. Ano ang epekto nito sa ating kalusugan, kapaligiran, at sa ating ekonomiya? At ano nga ba ang ipinapatupad na batas upang mabawasan ang air pollution? At ano ang mga karampatang parusa sa mga lumalabag sa batas na ito? Bakit nga ba tayo dapat mag-alala tungkol sa air pollution? Maaari kang hindi kumain ng ilang araw at hindi uminom ng ilang oras. Ngunit, tatagal ka lamang ng ilang minuto nang walang hangin. Karaniwan, bawat isa sa atin ay lumalanghap ng higit 3,000 gallons ng hangin bawat araw. Kailangan mo ng hangin para mabuhay. Gayunman, alam mo ba na maaari kang magkasakit sa paglanghap ng maruming hangin? Ang air pollution ay makakasira sa mga puno, pananim, halaman, lawa at hayop. Bukod sa pagsira sa natural na kapaligiran, sinisira rin ng air pollution ang mga gusali, monumento at estatwa. Hindi lamang nito binabawasan ang layo ng matatanaw mo sa mga pambansang parke at lungsod, nakakasagabal pa ito sa paglipad ng mga eroplano. Ano nga ba ang epekto ng air pollution sa ating kalusugan? Ang paglanghap sa maruming hangin ay nakakairita sa iyong lalamunan at mahihirapan kang huminga. Sa katunayan, ang mga pollutant na gaya ng maliliit na alikabo na nakalutang sa hangin ay maaaring magpasimula ng mga problema sa baga, lalo na sa taong may hika. Noong 2018, nakapagtala ang World Health Organization or WHO ng 120,000 kataong namatay sa Pilipinas dahil sa maruming hangin, dahilan upang pumangatlo tayo sa buong mundo dahil sa naturang polusyon. Kabilang sa mga sakit na nakukuha sa maruming hangin ay ang lung cancer, stroke, pulmonary disease, at acute respiratory infections tulad ng pneumonia. Ang air pollution ay hindi lamang isang banta sa ating kalusugan. Sinisira din ito ang ating kapaligiran. Ang nakalalason ng mga air pollutant at mga kemikal na lumilikha ng acid rain at ground level ozone ay maaaring makasira sa mga puno, pananim, hayop, lawa at iba pang katubigan. Ang mga pollutant na iyon ay maaari ding makapinsala sa mga isda at iba pang nabubuhay sa ilalim ng dagat. Malaki ang epekto ng air pollution sa kalusugan, kapaligiran at ekonomiya. Bawat araw, ang air pollution ay nagsasanhi ng libo-libong karamdaman na humahantong sa mga araw ng pagliban sa trabaho at eskwela. Milyon o bilyong piso din ang nawawala sa malalaking kumpanya o industriya dahil dito bawat taon. Upang maibsan ang problemang ito sa maruming hangin, ay ipinatupad ng DENR ang Republic Act 8749 o kilala rin sa tawag na Philippine Clean Air Act of 1999 na isang polisiya at programa na layuning mapanatili ang malinis na hangin para sa mga Pilipino
at mapababa ang masamang epekto ng air pollution sa ekonomiya ng bansa. Mahigpit ding binabantayan ng DENR sa pamamagitan ng kawanihan na ito ang mga industriya kung sumusunod ba ito sa naturang batas kasabay ng pagmomonitor ng air quality sa buong bansa. Ang RA 8749 ay ipinagtibay noong June 23, 1999. I-discuss natin saan nga ba nanggagaling ang air pollution. Marami ang dahilan ng pagkakaroon ng air pollution. Nariyan na mga vehicle exhaust fumes, fossil fuel-based power plants, exhaust na nanggagaling sa mga industrial factories and plants, agricultural and construction activities, mga natural causes tulad ng pagbugangan ng sulfur dioxide ng bulkang Taal sa Batangas na nagiging dahilan ng volcanic smog o VOG na nararanasan ngayon sa Metro Manila at kalapit na lugar nito, at human interventions na rin like smoking and burning of garbage. Yung mga pollutants na nanggagaling sa mga nabanggit, syempre mapupunta yun sa ambient natin, sa paligid. Tapos ma-expose tayo dito. Dahil dito, gumawa ng pulisiya at programa para ma-manage o ma-regulate ang mga pollutants na ito. Meron tayong anim na karaniwang air pollutant. Ang mga ito ay ang particle pollution, madalas tawaging particulate matter, ground level ozone, carbon monoxide, sulfur oxides, nitrogen oxides, at lead. Ang mga pollutant na ito ay makakasama sa ating kalusugan, sa kapaligiran, at syempre sa ating mga ari-arian. Tinatawag ang mga pollutant na ito na mga criteria air pollutant dahil kinokontrol ang mga ito sa pamamagitan ng pagbubuo ng mga pamantayan batay sa kalusugan ng tao at batay sa kapaligiran. Mga patnubay based sa science para sa pagtatakda ng mga pinapayagan level. Ito o yung tinatawag na National Ambient Air Quality Guideline Values. Yun nga, ang bansa natin ay madi-divide into different airsheds based on climate, weather, meteorology, and topology. Each airshed will be classified as attainment and non-attainment area. Ang isang lugar na may mas malinis na kalidad ng hangin kesa dun sa National Air Quality Guideline Values na sinet ay tinatawag na attainment area. Then yung mga lugar naman na hindi tumutugon doon sa National Ambient Air Quality Guideline Values ay tinatawag na mga non-attainment area.